Hi guys! Hey! Stopo. Hey Marco! Kumusta today? Okay naman. Sarap ng araw, hindi mainit. Sarap! Ganda! Ganda pala, hindi sarap. Okay. Saan tayo ngayon? Nasa UP po tayo ngayon. At sabi daw po sa akin, magja-jogging tayo. Tayong lahat, parang ganun. Okay. So kasi nandito kami ngayon para tanungin ka ng konting questions para makilala ka pa namin. Okay. Game! Una okay. Naming question sa'yo. Can you greet us all in Italian? Happy New Year, pwede na yun? Pwede! Buon anno a tutti, mi fa troppo piacere che sono qua di nuovo a lavorare con voi e spero di vedervi presto tutti di faccia. So, ano yung sinabi mo? So, sabi ko vale, sobra Happy New Year, and then sabi ko sobrang saya ko po na bale ngayon ay bumalik na po ako dito at makakatrabaho po kayo ulit at sana makilala ko kayo sa mga next project ko po. Yan. Dahil dyan, mag-start na tayo maglakad-lakad para... Okay. Okay. Okay, sige. Game. Pangalawa naming tanong, paano ka ba napasok sa pagiging fit yung ganito? Medyo narinig namin eh. Siguro po, kasi dati medyo mataba siya ako. Kaya nangyari na, syempre, mga, alam nyo naman, mga nag-start na pagka-crash-crash, 12 years old yan. So, I was like, hindi ako pinapansin dahil sa size ng katawan ko. So, kaya ngayon, parang nagpa-fit ako hanggang sa naging, hindi nang need, pero kasanayan na. Nakasanayan opo, mo na. Na kailangan, bale, at na parang naintindihan ko na kahit siguro mga 1 hours or 30 minutes a day, need po yun. Na parang, para sa wealth nyo din po yun eh. So, parang kung yung iba nagiging kasanayan mag-dota, sa akin kasanayan yung mag-workout po. Okay. Pero curious kami, paano mo na-achieve to? Kasi narinig namin din, pati diet mo, naging strict ka rin sa sarili mong diet eh. Opo, kasi syempre ngayon na bumalik ako sa trabahong ito po, kailangan na syempre ready ka pa, ready na gampanan yung mga roles na kailangan siguro na you're fit or as dapat as soon as possible you have to be fit para kung kailangan kunyaring fit ka na character, pwede ka na. Or kung gusto mong patabatcher ka na character, di saka ka magkakain na magpapataba. Kasi mas madali naman magpataba kaysa magpa-abs, di ba? Tama. Opo. Pero ito, baka naman kailangan mo pa konting stretching ka dyan habang naglalakad. Okay, okay. Ito, susunod namin question. Here, kasi ang dami sigurong nagtatanong. Siguro sa fans mo, medyo familiar sila. Pero, ano ba yung pwede mong ma-share sa amin tungkol sa decision na bumalik muna ng Italy? Kasi, ang naisip ko noon, na parang, alam nyo kasi, di ba, itong buhay na ito, lagi ang daming tanong, ang daming gustong malaman tungkol sa sarili nyo po. Mm-hmm. So, parang, medyo kasi hindi ako sanay noon ng ganun. And na-miss ko, bale, yung parang pagka-private life ko. And then, I didn't have yung time na sakto na para sa mga kaibigan ko. Kaya siguro na napaisip ako noon na bumalik po sa Italy. Mm-hmm. Opo. Pero susunod syempre na tanong, so, paano naman nabuo yung decision na bumalik na dito sa Philippines? I was, missing this job. Pagkatapos parang nararamdaman ko nung habang sa panahon na yun, parang may nararamdaman akong kulang na nami-miss ko everyday na yung work na yun. So bale parang nag-add siya in the months, in the weeks, in the days na habang nasa klase ako, habang nagtatrabaho ko, parang na wala eh, parang nandun yung small gustong trabaho na to, parang ganun. Pero parang mas na-realize ko yun nung nasa ano po ako, nagpa-meet and greet po eh, nung meet and greet sa Rome. And then doon ko po na I performed again, doon ko parang na-realize na na-miss mo? Opo, na-miss ko. Na sabi ko, siguro talaga ito talaga yung papel na kailangan kong gampanan, na kasi siguro hindi lang coincidence na napapasok ako sa PBB. And maybe that time it was luck, pero after I got work, so sabi ko siguro kailangan ko nang i-risk it all, parang ganon. Kaya yun po.
Pero kasi, napapansin namin, no, yung Tagalog mo kahit paano, ang ano na din talaga. Ang laki ng in-improve. Eh. Paano to? Paano to nangyari? Ano, syempre, ano, chicks eh. joke lang. Bale. Untik na eh. Bale, ano po, ang sabi nila, sa antinuro sa akin ni Teacher Wena, makinig sa mga Tagalog na kanta. Mm-hmm. Kahit arali mo pa yan, pero kung hindi mo talaga gustong matuto ng Tagalog, hindi mo talaga siya matututo yung mga accent, yung mga kultura. Kasi yung pag-aaral ng lingwahe po, kahit hindi naman Tagalog, lahat naman ng lingwahe. Pero yung pag-aaral ng lingwahe po, sabi daw ni Teacher Wena na tinuro sa akin, na hindi mo talaga siya matututo hanggang hindi mo gustong aralin din ang kultura ng bansang yun. Okay. Kaya so bale, I was not accepting it at first kasi I was like, yung mga simple na bagay na parang po, ate, kuya, ninong, tita, tito. So, nung na-accept ko na yun, bale parang napabilib na ako sa sarili ko na wag na mahiyang gamit ang Tagalog ko na kahit mali-mali. Hanggang nahasay ko na. Nasanay. Nahasa. Hasa. Ano yung hasay? Hindi ko alam. Wala, di ba? Wala, nahasa. Okay, so bale, okay. So bale, nahasa na ako hanggang sa nag-work na siya. Mm-hmm. Yun po. Pero ngayon, hanggang ngayon tuloy-tuloy yan, yung pag-aaral mo, pakikinig mo. Opo naman. Nasa advanced level workshop ako ng Tagalog. Dahil curious kami, nanood ka rin ba ng mga soap opera para matuto? Opo, everyday. Kahit, kasi yung ano namin, sa Italy yung TV namin, parang ano eh, hindi masyado mahilig yung mga Italiano okay. sa mga mag-soap okay. na Italiano. Kaya nangyari, parang, nadidistract ako kasi parang puro Filipino ang nasa TV. Yeah, okay. So sabi ko, bakit ganon? Nakakapagod din para sa isang siguro tag-ibang bansa na puro Tagalog lang ang naririnig sa TV. Mm-hmm. Hanggang sa naintindihan ko po na kailangan sa trabaho, kailangan sa para maging mas madali yung mga araw ko dito sa Pilipinas and para sa sarili ko na din. So sabi ko, let's do it kasi if I fight it, hindi siya magiging madali. Kaya sabi ko, sige, paghirapan na lang para mahasa ko ang Tagalog ko. Mm-hmm. So, ano mga paborito mong soap na pinamanood? So, ngayon, di ko masyado sinacheck yung TV. Pero, meron dalawang favorite ko, na super favorite ko nung na napanood ko, na sinubaybayan ko talaga simula mm-hmm. nung simula ako. Mm-hmm. It's yung first one, hindi ko matandaan kung alin sa dalawa yung mas nauna. Pero yung isa ay kay Kuya Nash Aguas, uh-huh. yung Bagito. Ah! Ganda nun, ang ganda ng kwento na napabelieve talaga ako dun kay Nash. Mm-hmm. And then yung pangalawa na talagang galing ng effects, yung kay Kuya Coco na Juan de la Cruz. Yun yung po yung dalawa na talagang hindi ako nakakaano. Pag na, kunyari, one day hindi ako nakapanood, idediretso kong marathon yan. Kaya sobrang ganda ng two seasons na yun, parang ganun. Mm-hmm. Two soaps. Mm-hmm. Tapos, eto naman. So, eto nga, meron kami mga konting iba pang random questions sa'yo. Game. Kasi nakita namin yung Instagram mo, sobrang, parang ang high fashion model talaga. Po. Ganun. So, curious kami, ano yung style staples mo sa closet mo? Ano yung lag dapat meron ka? Ako kasi po, ma-hoodie. Ah. I'm not actually a formal person. Mm-hmm. Ma-hoodie ako eh. Gusto ko na sana hanggang mga 23, 24, 25. Teenager pa ng damit na puro mga pants na, siguro mga pants ko, ang dami pero pare-parehas lang ang style. Ah. As in, madaming black, madaming pa denim, parang ganun. Mm-hmm. Hanggang sa point na paulit-ulit lang yung damit na yon. And then, yun yung hoodie na nakakaiba.
yun yung madaming style, madaming pa-etchos-etchos na mga nakasulat. Eh, hanggang sa gusto ko sana kapag 25 na, ay iba naman, parang pa-formal na siya na mga damit. Okay. Kaya I try to be, sa mga guesting, ganun, to be as formal as possible, parang ano. Sa isang araw, anong bagay ang hindi mo pwedeng hindi gawin? So, lagi mo siyang ginagawa everyday, consistently. Game, PUBG. Hindi, addict talaga kasi simula nung pagkabata. Addict ako sa gaming. Mm-hmm. Parang addict ako sa mga, hindi naman Dota, pero yung mga Call of Duty, parang ganun, war games or mm-hmm. mga takbuhan ng kotse, ganun. Mm-hmm. Kaya parang nangyari na binilhan kasi ako ng ano, Xbox and then PlayStation mm-hmm. sa and Wii, parang ganun. Nasanay mm-hmm. ako sa mga games na yun hanggang sa ngayon. Puro work ako, so I don't have the time to play. And the easiest way to play po, parang sa cellphone na, para comfortable, lagi mong dala, ganun. Uh-huh. So yun ang everyday mo talagang ginagawa? Opo, at least one game. Uh-huh. Isa lang. Pero one game is matagal actually. Parang siguro may umaabot na mga 30 to 40 minutes one game. Curious kami, meron ka bang naging realization since nakabalik ka ng Philippines? Pwedeng in life about general? Yeah, about actually one. Mm-hmm. That parang, ano po yung kasabihan? Hindi ko alam na sakto ah. Pero yung parang kasabihan niya na, yung parang kasabihan na, hindi mo marirealize kung gano'ng ka-importante isang bagay hanggang na nawala na sa'yo. Oh. Yun po. So parang nung nawala na yung pag-work ko dito, mm-hmm. sabi ko, grabe, laki pala ng naiwang hole sa damdamin ko. So, ganun. Uh-huh. Ang serious, ah. Diba? Ito naman. Ano naman ang ano? Curious kami, paano ka ma-in love? Ako, paano ako ma-in love? Mm-hmm. Paano ba ako ma-in love? Bye-bye ba? Ne, oo, tama, bye-bye ba? Hindi ng chicks ah, bye-bye ba ng paraan ba? Kasi mm-hmm. that's the, yung maganda na ma-fall siguro na parang every time may nahahanap kang paraan, may nahahanap kang new way and new way to talk, to understand at maintindihan mo, bye-bye ba din yung mga babae? Kung anong nasa isip nila kasi they're like ano eh Rubik's cube na hindi mo sila maintindihan, so it's good parang ganun. It's nice to understand kasi ngayon mas naiintindihan ko sila kung bakit ganun yung mga reactions nila, so bale parang I can't ano, hindi ko naman nire-regret yung past ko ganun. Mm-hmm. Dahil medyo nakalakad-lakad na tayo. Okay. Hingala kami. Pagod tayo. So, ito. Ang susunod naman na tanong, kasi di ba nanood ka ng soap? Nanood ka ba ng mga lumang soaps? Wala po eh. Luma. Wait lang. Luma. Hindi naman super luma, yung, pero medyo ano, luma. Yung bagito siguro. Luma na ba yun? Respect now, pero hindi pa siguro. Eto, meron kaming ilang pop quiz. Okay. Kapag meron kang 12 na kuya, ilan kayong magkakapatid? 13. Tama! Din. Ano naman ang English ng bahaghari? Hindi ko rin alam ng Tagalog. Anong bahaghari? Bahaghari. Bahaghari. Bahag? Bahag? Hari. Hari. Rainbow. Okay. Okay, sige. Ito, isa pa. What is the center of the solar system? Earth? Kahit sun. Sun! Ha? Huh? Sun! Ah, o sun nga pala. Okay. Earth, egocentric. Oo. Ito, so, kasi meron kaming nakitang tweet mo. Judge me when you are perfect. Yep. Explain. Siguro kasi nung bumalik ako dito nung last Saturday, doon ko parang habang nag-host kasama si Ate Don sa PBB Online, I saw a lot of bashers
to sa mga bagong housemates sa loob ng bahay. Mm-hmm. So parang na bad trip ako na hindi ko matiis na sabi, parang hindi ko naman sinabihan sila na stop bashing, parang ganun. Mm-hmm. Like ngayon sasabihin ko na stop bashing, guys, pero yung parang yung paraan ko na sa tingin ko we should not judge other people kasi hindi naman tayo perfecto, kasi paano ba, parang siguro ako magaling sa isang bagay, isang tao hindi, pero mas talo niya ako sa ibang bagay. Mm-hmm. So bale, sa tingin ko hindi tama yung magko-komento tayo sa ibang tao na hindi, unang-una hindi tayo, hindi natin kakilala, pangalawa, mm-hmm, hindi natin alam kung anong pinanggalingan nila. Mm-hmm. Pangatlo, yun na po, wala akong pangatlo. Basta, wag tayo mag-judge, kaya yun po. Siguro okay lang ang opinion and to talk about it, pero yung magsasalita ka ng masama tungkol sa isang tao, eh, hindi mo nga kaano-ano, parang, wow, sino ka? Mm-hmm. Eto na, punta naman tayo sa mga ano, medyo naging serious ulit tayo dyan. Doon tayo sa mga favorites mo naman. Favorite. Okay, ano favorite local movie mo? Dalawa. Okay, go. Crazy Beautiful You. And paano na kaya? Eto, favorite Italian word and why? Aspetta. Sinabi ko na dati yun sa ano eh, sa TWBA. Mm-hmm. Nung first TWBA, tinanong sa akin. Kasi aspetta means wait. Parang, ako yung tao medyo malate eh. Parang, wait lang, dude. Chill. Chill ka lang. Pwede ba? Ang dami pang araw sa mundo. So, lagi nagmamadali yung mga tao. Sabi ko, pwede ba? Slow. So, kalma. Opo, kalma. Ganun. Okay. Ito naman, favorite Filipino word mo naman and why? Tol. Tol. Kasi, parang ang mga tao dito sa Pilipinas, just from tol, maiintindihan mo kung yung paano ba yung mga tao, ang kultura ng tao, na parang kahit di ka nila kilala, tatawagin ka ng tol kasi ma-welcome ang mga, mm-hmm, Filipino. So, mm-hmm, parang, yo tol, hindi ka tatawagan agad ng sir o oh naman. Pero mas uso naman siguro na out of work, mga pupunta ka ng bahay na hindi ka kilala mo, tatawagan na sa'yo, pre, tol, ganyan. Uh-huh. Tama. Favorite project mo so far? Favorite project? Loving in Tandem. Kasi, mm-hmm, syempre first movie yun eh. Parang, mm-hmm, it's such a big deal. Parang ganun. True. So, parang bang hindi masasabi na malaking bagay yun para sa isang tao. Hindi naman lahat ng tao nagkaka-chance na mag-movie. So, ako, mahilig pa naman sa movie. So, bale, malaking na bagay po yung para sa akin. Mm-hmm. Favorite artist mo? Yung idol mo talaga? Ewan, Kuya DJ siguro. Mm-hmm. Kasi very, I saw yung ano eh, yung first movie ko kasi napanood na Filipino. It was Crazy Beautiful You. Ngayon, na-interest ako sa pag-acting niya. Kasi sabi ko, ito ba lang yung movie niya? And then, yung mga Filipino friends, they told me na may ba siya ding movie na nagawa. So, pinanood ko yung unang-una na Pagpag, pagkatapos yung Must Be Love, na nung bata pa siya hanggang sa naging kung sino siya mang ngayon. Mm-hmm. Na parang very skilled in acting. Mm-hmm. And kitang-kita naman po na pinag-aralan niya, pinaghirapan niya po, kaya parang doon ako humahanga kasi parang doon nakikita naman na yung kasabihan na lahat naman tayo pwedeng tayo maging modelo pero hindi lahat pwedeng maging actor. Wow. So parang doon ako na parang sige, I accept the challenge. I want to do it too, parang ganoon. Pag-aaralan. Favorite Filipino food ever? Favorite Filipino food ever? Sinangag. Dahil ano, dati sa umaga hindi talaga ako kumakain. Siguro may pakape-kape lang ganun. Mm-hmm. At may brioche parang. Yeah. Ngayon ngayon naman parang kapag nagkaka-good grades kasi parang minsan baksak yung mga grades ko. So nanay ko ang sinasabi, kapag nagka-good grade ka, lulutuin kita sa umaga ng sinangag na madaming bawang na may hotdog pa. Wow.
Okay. Sige. So doon na tumaas yung mga grades ko, and every morning may sinanggang ako hanggang sa tumaba talaga ako. Sabi ko, oh, edi good grades at least. So pa, oh, tama naman. We agree. Favorite place mo naman so far sa Manila? Favorite place? Manila. Sasabihin ko Palawan. Manila. Or sige, in the Philippines na lang. Philippines, Palawan talaga. Mm-hmm. Palawan kasi ang ganda eh, nakakaiba. And then sabi parang nila, it's one of the 7th beautiful places in the world. Parang gano'n. Mm-hmm. Parang can't be prouder of being Filipino na bansa ko yun. Mm-hmm. Ito naman, ibang bagay. Anong nakakapagpainis kay Marco? Ano nagpapainis? Maingay sa umaga. Sobrang bad trip ako doon. Parang gigisingin ako na walang naman kailangan, wala namang kung ano man na tungkol sa buhay ko. Pagkatapos, isturbo na ako sa umaga, inaantok pa ako. So, sa umaga talaga, very, very, tawag doon sa Tagalog, very mapalaaway. Medyo mainitin ang ulo. Mainitin ang ulo. So, mm-hmm. Kasi yung ako, sa umaga, kapag hindi ako na gising ng maayos, mm-hmm. na yung parang yung, in English is, if I don't step with the right foot, yeah. Parang ganun. Kung hindi okay yung umaga ko, hindi okay yung buong araw ko. Oh. So, my morning is really important na dapat very calm. Uh-huh. Walang iisturbo sa akin. Kahit yung nanay ko, kunyari, may taping. Sasabihin ni mama, Marco, gising na. Hindi ka nandito para matulog. Na, ano, gusto mo, masabihan, late ka. Ha? Lumalaki na ulo. Natatayo naman ako eh, tatayo. Pwede, magbanyo ka na lang muna, ikaw muna, tatayo ako. So, kailangan ko talaga, kasi di ba may mga tao na pagka alarm clock, agad gigising. Mm-hmm. Ako naman yung mag-alarm clock na siguro, dapat gumising 7, uh-huh. Yung ibang tao 6:50 lalagay. Uh-huh. Ako ang ilalagay ko siguro 6:20, para kasi mag 4 times na mag alarm clock siya, and then papatayin ko. Okay. Hanggang sa slowly magising yung mind ko na okay, yung pang-apat, magagalit na ako sa alarm clock, tatayo na lang ako doon. So, 40 minutes of ano, pa sleep rest, sleep buhay, ganun. Okay, meron kami i-share dyan. Meron kasing ano, kasabihan sa Pilipino, hindi namin alam kung narinig mo na. Ano, magbiru ka na sa gising, wag lang sa bagong gising. Diba? Meron ganun. Kasi parang sabi mo, medyo... Ginamit ni Ate Bianca sa PBB. Ano nga yan? The last night. Hindi ko... Magbiro ko sa lasing. Wag lang sa bagong gising. Oo, nga yeah, po. Kasi medyo mas cranky talaga yung mga tao. Opo. Mm-hmm. So ito naman, kailan ka huling na-excite? Like, before ano, nung nalaman ko na mag-spotlight ako. Dumali. Hindi, siguro kailan ba na-excite nung na-realize na pwede maging totoo ang chance na bumalik ako sa Pilipinas. Yun po. No. Tapos kailan ka naman huling naiyak? Mhm. Gosi. Na bad trip ako sa Gosi, parang kasi they were asking me private questions and then na-touch ako, so pinipigil ko na huwag umiyak. Ayan dyan lahat ng mga bosses, so sorry, huwag kang iiyak. Nakaganun ako, so nakokontrol ko hanggang sa point na biglang nag-break yung bosses ko, parang napaganun ako, so sabi, Shay! Ang hangin, shy, napashy ako. Yeah. Hanggang sa napansin ng mga si Inang and then sa mga direct na napansin nila, so they were asking me about that, and then napaluhan ako. Lord, bakit ganyan? So sabi naman nila, okay naman po. Tuloy natin naman yung paglalakad. Game. Ito. Nakapag-rest ka naman natin. Oo, nakapag-rest na. Nakita din namin medyo mahilig kang mag-selfie. Hindi naman. Hindi ba? Hindi, kailangan lang. Ah. Kailangan eh. Kasi, parang
siguro hindi po kayo maniniwala na parang kapag every time na my mom ask me, "Hoy, pag picture ka diyan, kailangan mo i-post 'yan, 'no? Kailangan mo mag kailangan 'yan." So, kung ako nga parang sinasabi ng mga fans minsan na very inactive ako sa social medias ko na paminsan-minsan lang, at ngayon lang na bumalik ako, halos everyday nagpo-post kasi yun nga, updates and stuff like that, kasi mm-hmm. parang that's one of the way na para makontak ko sila. Mm-hmm. Ngayon na parang dati nung nasa Italy ako, makikita nyo siguro mga post ko once a month lang. Yeah. Or I'm not a very cellphone person, parang ganoon, parang sa mga social media na parang minsan napipilitan lang. Eh sabi ko, yung dahilan ko, o sige ma, ikaw mag-load. Gusto mo mag-post ako, ikaw mag-load sa akin. yun lang, parang ganun. How much has your life changed simula nung lumabas ka from PBB? A lot. Super. Parang, syempre it's a life-changing moment kasi ibang-iba. Syempre, hindi naman ako nag-artista dati. Hindi naman po ako nag-ganto, interviews and stuff like this. Very ma-private po ako. Mm-hmm. Pero bale, parang nagustuhan ko din naman kasi this way parang nag-boost yung confidence ko na siguro may nararating na din po ako. Parang mm-hmm. ano na, ito yung parang tawag dito, revenge sa mga bullies ko. Ah. Na parang, hoy, I did it. Kayo, asan kayo? na parang dati, binobola lang nila ako na matabain, pero ngayon mataba pa rin, akala nyo ah. Gusto ko yung binobola kahit binubuli talaga, no? Oo, di ba? Binobola at binubuli. Hindi, at saka physical din binobola. ganun. Pero eto, kung dadalin mo kami sa Italy, saan mo kami papupuntahin? Cinque Terre. Cinque Terre means five lands. So, bale, Cinque Terre kasi yun po ay isang lugar lang na pero parang tawag doon, kunyari beach, okay, and then tabi-tabi, oo, ganun na, parang may mga five, okay, explanation. So this is the sea, pagkatapos dito ang beach, and then there are five lands, five cities, small cities, okay, in each one of them it's divided by tunnel, mm-hmm. na mahaba. Pagkatapos every little city na yun, may iba't ibang style. May isang old style, may isa ma-colorful, yung isa pagabing style, ganun. Oh. So maganda talaga siya. And then, yun lang, medyo expensive lang. Mm-hmm. Pero, 1,000, kaya na ang budget. kung meron namang pagkain na hindi masyadong common from Italy na ipapatry mo sa amin, anong pagkain to? Wag na pasta. Oo, oh, opo. Wow, alam mo. siguro ano, meron kasing cheese doon na parang pinapaamag. Tama ba yun? Pinapaamag, yeah. Opo, pinapaamag na hanggang sa magka-worm siya sa loob. And then, yung may nana. May naman dami ng worm na gumagalaw. Eh, may ibang Italiano nagugustuhan yun at kinakain nila yun. So, sabi ko, kayo na lang. Pino ako eh. Anong tawag dun? Hindi ko din alam eh. Para, alam ako isang pangal, pero not sure na yun. Hindi gorgonzola eh. Gorgonzola iba naman. Cheese, yeah, naman yun na mabaho. Yeah. Na parang pinaamag hanggang sa bago mag-worm, mm-hmm. na parang may pa green na siya, blue. Tapos yun, na mabaho, very mabaho, na uh-huh. kailangan talaga may Tupperware kasi kung hindi, boom bahay nyo. Malakas yung amoy na yun eh, didikit sa mga damit, ganun. Yun po. Tell us something naman about Familia Blandina. Sa pangalan niya, sa title na po ng pelikula po, maintindihan nyo yung kwento kasi kwento ng isang familia, isang family na blonde po. Kasi po, dun po, half-breed kami. Yeah. Na half-American and half Tagalog po. Filipino. Yeah. Ngayon bali, ang nangyari, parang nagka-disgrasya yung family namin. Mm-hmm. And na-force kami bumalik dito sa Pilipinas. Kaya bigla na lang na parang biglaan talaga na parang
ano ba yan, parang hirap, hindi ako sanay, hindi marunong ako magsalita ng Tagalog. Mga respeto na parang po, ninong, kuya, tito. And me and my kapatid, Xia Vigor and Kira Ballinger po. Na nagtataka kami kung bakit ganun yung parang nakakaiba yung buhay dito sa Pilipinas. Hanggang sa na-appreciate namin na yung kunyaring buhay na simple lang, that's the best one, parang ganun. Na without gadgets, without basta na-spoil ko na, so yun yung po, parang kasama ko din po si Tito Jobert na ibang family din siya with, pero may anak siyang half din na nanidisgrasya din, and yung si nandun po si Chantal and si Tita Carla. No. Yeah, of course, Tita Carla. Pero si Chantal and then isa pang kapatid na hindi ko matanda ng pangalan ngayon. Charlene ba? Not sure. Okay. Basta, yun po. Pero ito naman, ano bang long-term goal mo? Long-term? What do you mean? As in long-term goal, as in the future, siguro 10 years, yung naisip mong gagawin mo, ganun. Ala? Long term. Siguro buying a lot of condo and then magpatayo ako ng hotel. And then yun yung parang business ko na, kasi I don't want to stay on showbiz forever eh. Kasi gusto ko sana na maano ako, I will have time for my family. Na ayokong mayaya. Gusto ko ako ang mag-aalaga sa mga anak ko in the future. Wow, anak na. Basta, ako mag-aalaga sa family ko. Ako ang bahala na may... Pero, gusto ko din mag-trabaho. Pero, I want to spend time. So, the best work siguro, yun nga po, na magpatayo ako ng hotel or magparent and stuff like that. And siguro yun yung best plan ko. Po, na yun yung po eh, yun yung parang kasi yun, ayaw ko na magkulang sa pamilya ko, kasi yung daddy ko very work hard hanggang sa hindi ko na siya nakasama. So gusto ko hindi ako magkamali doon. Okay, pero ano bang this year, ano bang sa tingin mo ang dapat naming abangan sa'yo this year? Ano bang pwede mga siguro gagawin mo this year? Ang gagawin ko ba this year? Mag-aaral kung paano kumanta, kung paano sumayaw. Munti ka na mahulog. Pero, ayun, I'll just work hard how to be better in acting, dancing, singing, and I'm planning to be, paano ba? Siguro I'll find a sport, maybe basketball. And I'll parang by the end of this year kailangan ano expert ganun. Kasi syempre sayang mga years. And then parang hindi ko lang kung sa inyo, pero parang mas napansin ko na the older I get, the hirap naman ng English eh. The older I get, the earlier wait lang ah. Nabasa ko yun. The older I get, the earlier it gets late. Ah, okay. Gets. Yeah. Ang bilis, sobrang bilis ng panahon. Sa hanggang sa point hindi mo talaga nararamdaman ang mga araw na akala mo, sige, bukas na lang. Pero sayang yung araw na yun kapag wala kang ginawa para sa sarili mo. Ganun. O para sa ibang tao. Kaya, huwag ka na magsayang ng time. Follow me on IG. Wag ka na magsayang ng time at maggawa ka ng kahit ano para sa nanay mo, daday mo, sasabihin ko eh, tatay mo, o kapatid, o kaibigan, o best friend, o jowa, o kung sino pa man yan. Dapat may gawin kayo. Kasi hindi lang okay na mag-PUBG all day and stuff. Kasi
ako naman, alam ko minsan na addict ako, I spend 2-3 hours straight in gaming. Pero walang madudulot naman yun sa inyo. At words of mom. Sasabihin ko words of wisdom, eh, words of mom eh. Mm-hmm. Kaya ayun, katulad si Kuya, nag-workout. Ayun, oh, ayun, oh. Nag-workout. Oh. See? Oh. That's how you do it. Oh. Kaya, kakasabi ko lang may gumagawa na. Kaya, mag-workout na kayo. Last question ko. Anong favorite mong gawaing bahay? Meron ba? Chore? Maghugas ng plato. Ah. Kasi, the problem is, yung mga ano, di ba taga Patangas po ako pagkatapos probinsya. Ngayon, yung mga walis, sa amin okay lang kasi mataas yung mga walis. Mm-hmm. I mean, hanggang height ko yung walis. Ngayon, problema, mga tita ko, yung walis, puro sira. Hanggang sa, ano ko lang, waist ko. Eh, nakakangalay ba? Super ngalay na kailangan naka, tawag dito, naka, naka tap, tapilok? Hindi. Nakayuko. Nakayuko. Na nakaganon. So, sakit, super sakit na likod ko. Yun okay. Po. Hugas ng plato kasi, ano, I really like swimming. Hindi. Umay, isda. Yun. Plato, siguro. Ganun. Ganun po. I guess yun ang lahat ng mga questions namin sa'yo for today. Thank you. Thank you po. See you. See you soon. In a spotlight one day. Spotlight kids.